Patay tapos tambangan sa harap ng kanyang bahay ang isang assistant prosecutor. Inaalam ngayon kung may kaugnayan ng krimen sa mga kasong droga na dati nang hinawakan ng biktima. Nakatutok si Emil Sumangi. Duguan at nakaandusay ang katawan ng isang lalaki sa tapat mismo ng kanyang bahay sa Barangay 63, West Grace Park, Caloocan. Tantad ng tama ng bala sa ulot, binti si Assistant Prosecutor Diosdado Azarcon, edad 57. Ayon sa polisya, papasakay na sa kanyang kotse si Azarcon ng pagbabarilin ng mga nakamotorsiklong sadarin pasado 7 kaninang umaga. Tatlong basyo ng balang nakita sa crime scene. Dito na ako bumulugta si Piskal. Dito na ako. Bali mga tatlong tama ako ng bala yung pumutok. Meron din po nakaabang na raw po. Saan po nakaabang po? Dito po. Napakapalabatin niya. Hindi naman po siya, ano sa amin, sabi pa nga po siya na kapag may problema sa amin, lumapit lang kami sa kanya. Napasugod sa punerarya ang mga katrabaho ni Azarcon sa Caloocan City Prosecutor's Office. Ayon sa kanila, hindi maubos pa isip kung sino ang nasa likod ng paralambang kay Azarcon na mga kaso sa usaping pampamilya mga hawak. Yan po pinakamabait na piskal namin. 2 years na po siya sa amin. Dati po siya sa drugs court. Nagtalaga na ang Caloocan Police ng Special Investigative Group para sa agarang pagluta sa kaso. Wala pa silang lead sa ngayon. Kukunin namin yung lahat ng mga hinawakan niya na kaso at evaluate natin kung saan ang possible, kung may possible naman na involvement doon sa drug case na hinawakan niya. Pero base sa salaysay ng ilang saksi, ang gunman daw ay nasa 5'5 ang taas, katamtaman ng laki, fair ang complexion, itim at maisi ang buhok. Naka-itim na jacket naman at full helmet ang rider ng motor. Tumangging magbigay ng pahayag ang common law wife ni Azarcon, manggagaling naman mula sa Cebu ang kanyang asawa. Emil Sumangil, Lakatutok, 24 Oras.